Kaya po sa mga natatakot pong makalbo, it's time for you po na gawin ang mga treatment nito at 100% po na maganda po ang kalalabasan nito hanggang... Hello, good morning mga kamema! Welcome back to my channel. Ating pag-uusapan ngayon ang tungkol sa ating kung papaano natin mapapakapal uli ang ating buhok, kung saan ikukunik natin ito doon sa ating last video. Ito ay tungkol doon sa kung papaano natin ma-restore ang ating buhok. Ayan. Diba yung last video natin ay kung ano ba ang mga kadahilanan kung bakit nalalagas ang buhok, kung bakit nagkakalbo ang buhok, at mayroong iba-ibang dahilan ang paglalagas. So ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano natin ito may iwasan na maglagas or kung paano uli natin mapapalago ang ating buhok na nalalagas. So ayan, unang-una, di ba? Ang una natin doon ay ang alopecia. So ang alopecia, ang ibig sabihin ng alopecia, ito po ay isang sakit kung saan ang anit po natin ang nagsasakripisyo, kung saan nalalagas po ito unti-unti. So para may iwasan po ang alopecia, number one natin gagawin ay syempre dapat maging kalmado lang tayo, stress-free. So ayan, hindi po tayo masyado mag-iisip. At syempre, kakain tayo ng mga masusustansyang pagkain. At higit sa lahat ay dagdagan natin ang pag-inom ng vitamin D. Ayan. So ang vitamin D po ay nakakatulong para daw ang alopecia or ang ating mga kakulangan sa ating nutrients sa ating buhok ay ma-restore. So ayan po, isa po yan sa tip ng ating mga doktor, ang vitamin D po ang bumababa kung bakit nagkakaroon po ng alopecia ang tao, at ito nga rin po ay konektado sa pagiging stress. Ayan po. So mamaya po ituturo ko kung ano po ang mga pwede pong gawin dyan. At ang susunod po naman natin ay ang ating pong paglalagas ng buhok, kung saan doon sa mga taong nakakaranas nito sa malalamig na lugar. Ayan. Katulad po ng pagsa-shower nilang may tubig. So ayan po, ito po ay malakas, makalagas. At paano po natin ito may iwasan? So ang gagawin lang po natin ay, unang-una po, kung nakikita na po natin ang ating scalp sa tuktok ay lumilipis na po, manipis na po talaga siya at nagre-red po siya. Ibig sabihin po, ito po scalp natin ay irritated na. So kaya po siya ay nagiging red. Ibig sabihin po, nagsasuffer na po ang ating top head. So paano po natin may iwasan na ito ay magtuloy-tuloy na maglagas? Ang gawin po natin, unang-una po ay pumili po tayo ng shampoo na hiyang po sa atin, number one. At ang number two po ay kung maliligo po tayo hanggat maaari po ay yung pong medyo malamig na tubig lamang po ang ating gagamitin sa ating buhok. At number three po, hanggat maaari po ay gamitin po natin yung ating back head stroke. So ibig sabihin po, para po makaiwas po tayo sa mga mainit na tubig, lumayo po tayo ng konti sa shower kung tayo po ay gumagamit ng shower, at yumuko po tayo ng ganyan. Mag-start po tayo sa may batok ng tubig kung maligam-gam man po ang gagamitin nyo or malamig, at least may iiwasan nyo po at mailalayo nyo yung katawan nyo dun sa lamig ng tubig, at mag-start kayo ng pagsak ng tubig dito sa likod dahil po ang ating pong likod ay mas makapal kaysa po sa tuktok. So yan po ang magandang tip, at sa shampooin po natin ang ating likod, dito po tayo mag-start ng shampoo ng tubig, at syempre po bababa na po yan sa ating buong ulo. Normally po ang paliligo ay dito po kasi bumabagsak po dito ang lahat ng tubig. So ito po ay kaya nagiging mas strong kasi po hindi po nagda-drops ng hot shower dito sa gilid kasi lagi po sa tuktok. Yun po ang dahilan kung bakit lagi po ang tuktok po natin ang naglalagas ng buhok. So ayan po, doon po sa mga may ihilig na maligo ng mainit na tubig, yan po ang ating pong dapat na gawing stroke. Ayan, back stroke po, tapos doon po tayo mag-start ng shampoo. At hanggat maaari po ay malamig na tubig. Ayan po. At doon naman po sa mga naglalagas dahil po sa stress, so alam niyo na po ang gagawin niyo po doon. Mag-iwas lang po kayo sa stress, magba-vitamin D, at higit sa lahat po ay gagamit po tayo ng mga ating kailangan shampoo na suitable po sa ating hair. Ayan. Yung hindi po nagko-cause ng dandruff, kasi po ang dandruff din po ay nagko-cause din po ng irritation para po sumama doon yung buhok. Kapag tayo ay nagkakamot, maglalagas din po ang buhok natin sa ating mga strong dandruff. Kaya po dapat ay hanap po tayo
ng mga shampoo na talagang applicable po sa ating chemistry. Ayan po, iba-iba po ang chemistry ng tao, kaya po ang hahanapin po natin ay yung chemistry po natin. Dadako na po tayo sa mga remedies na pwede po nating gamitin sa bahay. Ang unang-una po na remedies na pwede po nating gamitin sa bahay ay yung pong kakanggata na tinatawag. Yung pong talagang milk na milk po ng niyog. Yung pong milk na milk po ng niyog ay meron po yung mga nutrient na kailangan po ng ating anit. So unang-una po ang gagawin po natin para po ma-restore ang ating pong mga nalalagas na buhok, mag-ano po tayo ng kakanggata. Yung po talagang gatang-gata ng niyog. Yung unang-unang gata, wala pong halong tubig. So ayan po, pag nag-gata nyo na po yun, kumuha po kayo ng isang bowl at ilagay nyo po sa microwave. Kung meron po kayong microwave, initin nyo po ng konti ang gata. Para po, yung gata na yun ay medyo mainit. Ibig sabihin po, kapag mainit po ang temperature, ito po ay mag-o-open pores sa ating scalp. At kumuha po kayo ng cotton balls. So, isokso nyo po yung gata doon, ay yung balls sa gata. At i-blacken nyo po yung inyong pong hair ng inch by inch. Tapos, ikakaskas nyo lang po doon yung kakanggata ng niyog. So, yan po. Yung po yung isa pong way para po mag-restore po yung ating buhok at tumubo po siya ng mas makapal yung strands at ma-restore po yung ating mga naglolos na mga roots. So, ayan po. Isa po yan sa mga tip na ating pong pwedeng gamitin. Ito po ay kakanggata. So, doon naman po sa mga nakatira po sa ibang bansa na wala pong kakanggata na nabibili tulad po ng Europe, wala pong mahadong nakukulkul ng niyog dyan. So, pwede po kayong bumili ng mga naka-tetra pack na coconut milk. Meron pong coconut milk na nasa lata, meron naman pong coconut milk na naka-tetra. So, pag binuksan nyo po yun, makikita nyo po nasa ibabo po nun mismo yung pong kakanggata at yun naman pong nasa ilalim ay water. So, kuhanan nyo lamang po yung mismong pinakagata sa ibabaw at pwede nyo po yung i-microwave diretso at ganoon din po ang procedure. Kumuha po kayo ng cotton balls. So, ayan po. Tapos, ikaskas nyo lang po sa anit nyo. Pero, siguraduhin nyo po na na-shampoo nyo na po yung anit nyo o yung buhok nyo at na-towel dry nyo na po siya at malinis na po ang inyong anit bago nyo po ilagay ang ating pong kakanggata in cotton balls po. Ayan. Ay, yung pong cotton balls, isasuso nyo po sa maligam-gam na cotton na kakanggata. Ayan po. At yun pong, kung meron po kayong microwave, syempre, microwave nyo po. Kung wala naman po, pwede nyo po siyang initin sa kalan, sa stove. Ngayon, kailangan nyo pong palamigin ng konti. Basta importante lang po, ito po ay warm. At isakaskas nyo po sa anit nyo nang naramdaman nyo po yung init. Para po yung pores nyo ay umopen at mag-seek in po sa scalp yung ating mismong nutrient na nanggagaling po sa kakanggata. So, ano pa po ang po pwede? Meron din po tayong nabibili sa ating pong mga drugstore. Ito po yung tinatawag na minoxidil. So, ang minoxidil po ay isa pong sangkap. Yan, ito po ay sample po ng minoxidil, yan po. So, ito po ay syempre medyo may kamahalan, pero po ito po ay isa pong magandang sangkap para po ang ating scalp ay ma-activate uli, ma-cultivate uli. Ito po ay maganda pong gamot para po ang ating pong scalp ay ma-restore. So, ito po ay nagpapatibay ng kapit ng buhok at the same time po, nag-restore po siya ng mga polycales na tumutulong para po ang ating buhok ay ma-restore uli at kumapal uli. Pero ang number one po talaga, kung wala po kayong pambili nito, ay talaga pong number one po ang coconut milk itself. So, yun po yung pinatawag nating kakanggata. So, ayan po, malaki po talaga ang nagagawa ng kakanggata. Pero po, gagawin niyo po ito ng constant. Kunwari po, every week, yan, kung meron naman po kayo yung time, pwede niyo rin po siyang gawing everyday. So, the more na open nyo po siya nagagawa, mas maganda po ang ating pong magiging resulta ng kakanggata. At hindi lamang po ang pagtubo ng buhok ang dumadami, kundi pati po ang strand mismo ay tumataba po at gagkaroon po siya ng talagang extra thickness ang bawat strand kapag gagamit po tayo ng kakanggata. So maganda po talaga ang kakanggata. Biskit po sa India, yan po ang ginagamit nila. Kaya po ang mga Indian po ay makakapal po ang mga buhok nila. Ito po ang lagi po nilang ginagamit. Hindi po ang oil. Ang kailangan po natin ay yung mismong kakanggata dahil ito po ang talagang healthy sa ating scalp. So, ayan po, number one po na ating pong tandaan sa remedies para po ma-restore ang ating healthy scalp at kumubo uling ating buhok. Pag gumamit po tayo ng kakanggata at kung meron naman po kayong budget, ay pwede po kayong gumamit ng
minoxidil rogaine. So ayan po, maganda po itong rogaine. At ito po ay nasubukan ko na po, talaga po siya ay maganda. Ito po ay ginagamit umaga at gabi, 2 times a day po. Pero siyempre kung wala po kayong budget, pwede na po kayong magkakanggata. At ano pa po, yung pong iba, mga ginagamit po nila ay yung sabila ng, ano, ng, what they call this, aloe vera, ayan po. Ang aloe vera po ay meron po talaga ng sangkap para makatulong po sa ano sa buhok, pero hindi ko po alam kung 100% na katulad po ng kakanggata, pero sabi po nila maganda rin po ang aloe vera, pero hindi ko pa po siya natatry. Pero pwede po natin siguro i-combine, syempre, pero po siyang para sa buhok, pwede po natin i-combine ng katas ng aloe vera at ilagay po natin sa coconut milk itself. So pag yan po ay pinaghalo po natin, siguro ay mas maganda po ang epekto sa ating anit. Or po pwede pong alternate, kung meron po kayong aloe vera, ngayon po ay aloe vera direct to the scalp po, ganun din po, medyo initin nyo po ng konti. At tapos kung susunod na araw naman po ay ang coconut milk. So ayan po, ang importante po palagi, gumamit man po kayo ng aloe vera o gumamit man po kayo ng kakanggata, ang importante po ay na-shampoo po natin ang ating anit para po malinis po ito na makakapasok po ang ating mga treatment sa ating anit. At ang minimum na oras po para po i-stay natin po ang ating mga treatment ay 30 minutes po ang minimum. Pero as long as meron po kayong time, ang coconut milk po ay suggest na kung meron po kayong time sa bahay, pwede nyo po siyang gamitin, ibabad ng matagal. Ayan po, kung ibababad nyo po siya ng mas matagal, kahit hindi na po kayo maglagay ng mga plastic cover, ayan. Pero kung po kayo nagmamadali at gusto nyo po ng short time lang, mas maganda po, lagyan nyo po siya ng plastic cover para po yung treatment ng ating nutrient, ng ating coconut milk ay mas mabilis pumasok, maging po ang aloe vera. So ayan po, basta po ang gagawin nyo lamang po ay kung maliligo kayo sa malamig na, sa mainit na tubig, yumukulang po mo kayo. At kung may iwasan naman po ay gumamit kayo ng malamig na tubig, pero po lumayo kayo sa ating shower para hindi kayo malamigan. At kung na-shampoo nyo na po ang inyong ulo na backstroke, ay tsaka nyo lamang po gamitin ang hot shower sa inyong pong katawan. So ayan po ay isang tip para po sa mga nakatira sa malalamig na lugar. At doon naman po sa mga nasa malalamig na lugar pero gusto pa rin po mag-restore yung kanilang anit, yung kanilang buhok, ayan po ang mga tip natin. Coconut milk or aloe vera in warm with cotton balls po, ikakaskas po natin sa ating nabanlawan o na-shampoo na nating buhok. So ayan po ang ating remedies, ating pong hair restoration para po kumapal ang ating buhok muli. So ayan po sa mga natatakot pong makalbo, it's time for you po na gawin ang mga treatment nito at 100% po na maganda po ang kalalabasan nito hanggat maaari po kung meron pa po tayong buhok na natitira. Pero syempre po kung tayo po ay kalbo na, mahihirapan na po tayong mag-restore ng ating buhok. So kaya po hanggat maaari, kung naramdaman nyo pa lang na ang hair nyo ay nagninipis na, ay ingatan nyo na po ito, lalo na po kung kayo ay nakatira sa malamig na lugar. Huwag na po kayong gumamit ng malamig na, ng mainit na tubig at mag-start na po kayo ng backstroke, warm or a little bit cold water lamang po. Dito po kayo lagi sa backstroke maglalagay ng shampoo, dito po kayo lagi mag-start ng water at sigurado po makakatulong po ito sa inyong problema. At doon naman po sa mga nai-stress, huwag na po kayong ma-stress para hindi na po maapektuhan ang inyong buhok. Dahil po ang mga nai-stress po ay bumababa po ang nutrient at bumababa po ang ating mga at humihina po ang ating immune system para po ang ating pong buhok ay ma-restore katulad po nangyayari sa alopecia. So ayan po mga kamema, nawa ako ay nakapagbigay sa inyo ng konting tips para po sa pag-aalaga ng inyong buhok at nang ito po ay tumagal. So ayan, hanggang sa muli po, abangan nyo po ang ating susunod na video dahil ang ating susunod na video ay tungkol naman po sa mga hygiene. Ayan, kung bakit nga ba nagkakaroon ng powerful ang ating underarm. So ayan po, pag-uusapan po natin yan, yung kung bakit ba kahit naligo ka na ay meron ka pa rin naamoy sa iyong katawan na hindi mo malaman. So pag-uusapan po natin sa susunod, yan po ang ating mahalagang tips. Ito po ay mahalaga lalo po sa mga artista dyan, siyempre, o kaya sa mga nag-artistahan dyan. Ito po ng ating pong underarm ay laging amoy fresh po. Yan po ating susunod na pag-uusapan.
kung bakit at kung paano natin mapapangalagaan ang ating fresh smell. Ayan, para po sa ating mga kababayan na meron pong mga ganitong karanasan. Ayan. Minsan siyempre hindi natin alam na minsan hindi tayo aware na meron na pala tayong amoy kasi nasanay na tayo sa ganon. Pero siyempre hindi naman sasabihin na ating mga kaibigan yan. Minsan nahihiya ng ating mga katabi, nahihiya. Siyempre tayo na mismo sa ating sarili ang magbantay sa ating hygiene. So ayan, ituturo ko sa inyo kung paano natin mababantayan ang ating power of underarms. Ayan, ang tinatawag nating putok. Ayan, sa Pilipino, ayan, putok ang tawag dyan. So, para maiwasan ang putok at nang hindi maging kahihaya, ayan, abangan po natin ang susunod nating mga tips. Marami pong mga hindi nakakalam ng mga tips nito. At ito pa, ituturo ko sa inyo, ayan, ang ating pong susunod na mga tip ay puro po para sa ating mga hygiene. So, ayan po, hanggang sa muli, mga kamema. Don't forget, subscribe and share the video. Bye! God bless!